Good day mga ka-fixit! Paano itama ang maling pagliko? Wrong turn correction! Yan ang ibabahagi ko sa iyo ngayon in this episode of Fix It Dennis, Fixing the Way We Drive. Okay mga ka-fixit, so recently lang meron ako napanood sa Facebook and YouTube na video na kung saan nag-viral ito at marami na rin po nakapanood. Malamang ay napanood mo na to. At kung hindi mo pa napapanood, ipapapanood ko sa iyo to later. Pero itong video na ito ay para mabigyan kayo ng tamang information kung paano ang gagawin kapag kamali yung iyong pagliko. Halimbawa, lumiliko ka sa isang kanto, lumiliko ka sa highway o kahit saan pa mga lugar yan. At medyo mali yung paraan ng iyong pagliko, medyo napasobra ka. So itong video na to, ibabahagi ko sa iyo para makorrect mo yan, yung mistake na yan. At magawa mo ng tama yung iyong pagliko. And magbibigay din ako ng tips kung paano ito mape-prevent para hindi sa iyo mangyari yung kagaya ng nangyari sa driver sa video na ito. Ito, panoorin mo. Okay mga ka-fixit, so kung mapapansin ninyo dun sa video, medyo napasobra yung kanyang pagliko. Itong video reaction na to, hindi nga po pala para manghusga ako, no? I'm not here to judge the person or the driver nung sasakyan na yun. Tao lamang din po ako, nagkakamali. And sometime in my life, nung baguhan pa lamang ako, natututo pa lamang magmaneho, nangyari rin po sa akin yan, hindi ko po yan ipagkakaila. Okay? So, kaya ko po palaging sinasabi at nabuo ko po yung mga katagang palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin ng sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. Okay? So, syempre, natututo tayo sa bawat pagkakamali. And pag nagawa na natin yung pagkakamali na yun, na-correct na natin, hindi na natin ulit yung gagawin. Okay, mga ka-fixit? Okay, so yun ang nangyari kasi doon, hindi ko lang alam kung baguhan pa lamang siya, nag-aaral pa lamang magmaneho or distracted or baka naman wala siya sa focus or worst case scenario, he or she is not paying attention on the road. Kaya medyo napasobra yung pagkakaabante ng sasakyan niya. Hindi niya agad na-anticipate na mayroong barrier sa unahan, kaya hindi niya agad na maniobra yung kanyang manibela papunta sa kanan. So napasobra siya, kaya tumama siya mangilang-ilang beses dun sa barrier. And then, nung ina-atras na niya yung sasakyan niya, he or she is trying to correct him or herself, mga ka-fixit, hindi niya po pinipihit yung manibela niya sa tamang direksyon para pumihit din yung kanyang gulong. Kung mapapansin ninyo, hindi nagbabago yung direksyon ng unahang gulong ng kanyang sasakyan. Kaya sa tuwing ina-atras siya, same direction lang din and same position yung kanyang sasakyan. Kaya pag umabante siya, same direction ulit. Okay? So dapat kasi doon ang ginawa niya, nung umabante siyang ganun, pipihit niya yung manibela niya all the way sa kaliwa para pumunta yung, tumuro yung kanyang gulong sa unahan papunta sa kaliwa, at pag-atras niya, pupunta sa kaliwa yung buntot ng kanyang sasakyan. And then ipipihit na niya yung kanyang manibela all the way sa kanan para makapasok siya sa kanan. Okay, so ipapakita ko yan sa iyo ngayon, ka-fixit. Yung ano nga pala na yun, yung pangyayari na yun, isa na nagdulot po talaga ng matinding traffic and abala dun sa mga sasakyan na nasa likuran. Okay?
Maigi na nga lang din at may espasyo pa dun sa sasakyan na nakasunod sa kanya at naka-atras pa yon. Nagkaroon siya ng space para umatras. Unfortunately, hindi niya nagawa ng tama yung pagmaniobra ng kanyang manibela. Okay, so gagawin natin yan ngayon ka-fix it. Kaya tumuto ka lang sa video na to. Okay mga ka-fix it. So naka POV na po tayo ngayon or point of view. Papakita ko na sa inyo ngayon kung paano ikinokorek yung ganong klase ng pagkakamali. Okay mga ka-fix it. So maghanap lamang tayo ng lilikuan. Clear naman yung likuran, pag-check ko. So proceed na tayo. So isipin nyo mga ka-fix it, halimbawa lamang na yung gutter na yun sa harapan na yun, yun yung barrier, yung orange barrier na nakaharang dun sa kalsada, no? At kailangan nating lumiko. So isi-simulate ko lamang yung action na yun, although hindi tayo makakapag-set up ng barrier, no? Pero isipin nyo na lamang na yung gutter na yun, yun yung barrier. At isasobra ko yung aking sasakyan na ultimately parang tatamaan na natin yung barrier. Okay, papakita ko sa inyo paano natin i-correct yan in an actual driving scenario mga ka-fix it. Okay, so limbawa nag-signal na ako pero liliko ako, napasobra mga ka-fix it. So tatamaan natin yung barrier, tatamaan. So anong gagawin natin? Ang gagawin ko, i-atras ko po yung sasakyan, ipapaling ko yung sasakyan ko pakaliwa habang ako yung umaatras dahil wala namang sasakyan na nasa likuran natin, no? Okay? So pag-atras kong ganyan, lalagay ko na yung ating transmission sa forward gear, first gear, then ipapaling ko yung aking manibela pa kanan habang tayo ay umaabante. Okay? So yung pong correction na yun mga ka-fix it, yun po yung gagawin nating correction kung tayo po ay nagmamaneho na wala namang nakasunod na sasakyan sa ating likuran. Okay? So meron po tayong enough na space sa likuran para maka-atras tayo freely. Pero ano yung gagawin mo halimbawa lang na kagaya ng scenario dun sa video na kung saan merong nakatutok na sasakyan sa likuran. So limited lamang yung space sa likuran para maka-atras tayo. So gagawin natin yan ngayon. Yan, dito. Lalagay ko lamang yung ating sasakyan sa kabilang side. Isi-simulate natin yung action na yan. Okay? So halimbawa, ganun ulit. Yung gutter na yun, yun yung orange barrier. Okay, at kailangan natin lumiko rito pa kanan. Halimbawa, nakasignal na ako pa kanan, no? Tingnan lamang natin kung free yung kabila. So wala, okay. So isasobra ko. O yan. So halimbawa merong sasakyan na nakatutok sa likuran at konti lamang yung space na makaka-atras tayo. Ang gagawin ko, i-reverse ko at ako ay magda-dry steering. Yung dry steering, without moving the vehicle, ilalagay ko yung aking steering all the way sa kaliwa hanggang sa hindi ko na siya ma-turn, then saka ako aatras. Okay? O halimbawa lang natatamaan ko na yung sasakyan na nasa unahan, pwede kong ilagay ulit sa forward gear, then dry steering ulit papunta sa kanan. At pag hindi ko na maabante, ay hindi ko na maikot, iaabante ko ng pakanan hanggang sa ayan, maikorek ko yung aking position sa aking sasakyan. Okay? So yun yung dry steering. Yung dry steering po mga ka-fix it, yan yung kung saan iniikot natin yung ating manibela, okay, without moving the vehicle. So ibig sabihin, nag-i-steer tayo ng ating manibela na hindi humihinto, hindi umaandar yung ating sasakyan or stationary lamang siya, nakahinto po mga ka-fix it. Ang disadvantage lamang ng dry steering, kumakaskas yung part ng gulong mo dun sa kalsada, no? Kaya hindi ko rin ina-advise na gagamitin mo or gagawin mo yung dry steering ng madalas.
Gagamitin mo lamang yan kung kinakailangan. Actually, meron akong ginawang video tungkol dyan sa dry steering na yan. And maglalagay ako ng link ng video na yun sa upright portion ng video na to and sa description below para mapanood mo. Gagawin pa ulit natin yan. Isa pa ulit na scenario. Halimbawa lang mga ka-fix it dito ako ha. Sa part na to. Okay? So, sabihin na lang naman natin, naliliko ako dito sa kanto nito pero may orange barrier dyan o yung kanto na yun, yung merong malunggay o limbawa orange barrier at mapapasobra ako dyan. Isisimulate natin yung action na yan. Ganito yung scenario ngayon ka-fixit ha. So may orange barrier dyan, okay? Merong sasakyan sa likuran ko at sobrang liit lamang nung space para maka-atras ako. Okay? Gagamitin natin na magda-dry steering tayo at dalawang beses kong iaabante at dalawang beses kong iaatras yung ating sasakyan para makorek natin yung ating position. Okay? So, sisignal lang ako ng pakanan. Clear na yung kalsada. Isasobra ko yung sasakyan. Sasadyain natin yan. Ayan, at babangga tayo dito sa barrier. So, mangyayari, iaatras ko yung ating sasakyan. Okay, reverse. Then, dry steering. Paling natin yung ating manubela all the way sa kaliwa. At tayo ay aatras. Pero op, natatamaan natin sa sasakyan na nasa likuran. So iaabante ko ulit at dry steering ulit all the way sa kanan yung ating manubela. Aabante tayo ng pakunti. Pero tatamaan ko pa ulit yung orange barrier, no? So ang gagawin ko ulit, ilalagay ko sa reverse yung ating transmission at magda-dry steering ulit ako all the way sa kaliwa yung ating manubela. Then tayo ay aatras. Kaunti lamang para hindi natin tamaan yung sasakyan na nasa likuran. At ilalagay ko ulit yung ating transmission sa forward gear. Then, ikokorek ko na yung position ng ating sasakyan nang tama lamang, sakto para madiretso natin yung ating sasakyan sa kalsada. Okay? So kung mapapansin niyo, dalawang beses nating ginawa yung dry steering sa forward gear and dalawang beses din natin itong ginawa sa reverse gear, mga ka-fix it. Okay? Gagamitin mo lamang 'yon kung limited yung space mo, no? Na aatrasan and limited din yung space mo na pag-aabantehan, yung may tatamaan ka. Okay? So kanina pa natin ginagawa yan ng pakanan, gawin naman natin ng pakaliwa. Ito eksakto, nasa kaliwa tayo. Ay, nasa kanan tayong bahagi ng kalsada, tapos kakaliwa tayo dito mga ka-fixit. Okay? So iaabante ko. Clear naman yung kalsada. Signal tayo ng pakaliwa at tayo ay poproceed pakaliwa. Pero, ayan, mali ako ng tansya. Tatamaan natin yung orange barriers. Ang gagawin ko, iaatras ko ng magda-dry steering ako all the way pa kanan hanggang sa hindi ko na maliko, then iatras ko ng kaunti pero tatamaan ko yung sasakyan na nasa likuran. So i-forward gear ko at iabante ko, pasensya na merong sasakyan na nasa likuran, kailangan ko siyang paabantehin. Okay? Okay mga ka-fix it. So ulitin natin yan, isa pa pakaliwa. Dry steering yung ginawa ko sa una, pero yung pangalawang maneuver na ginawa ko, inaabante ko na pa unti-unti yung ating sasakyan. Kasi meron pong dadaan na motorsiklo. Okay? So gawin natin yan dito. Ayan, ulitin natin one last time. So kakaliwa ako dito, mga ka-fix it, pero may orange barrier. So ayan, nagkamali ako ng tansya, bababangga natin orange barrier. So ang gagawin ko, aatras ako, dry steering all the way pa kanan. Para pumunta yung buntot na ating sasakyan sa kanang bahagi ng kalsada. Aatras ako dahan-dahan. Pero tatamaan ko yung sasakyan na nasa likuran. So ang gagamitin ko, forward gear ulit, dry steering papunta sa kaliwa. At iaabante ko yung ating sasakyan. Pero tatamaan ko ulit yung orange barrier. So iaatras ko ulit yung ating sasakyan, dry steering papunta sa kanan. Stationary yung ating sasakyan, di umaandar ha. Okay, dry steering papunta sa kanan.
Ayan. So, pwede na tong spasyo na to. Forward gear. Pwedeng hindi na dry steering to kasi may spasyo na tayo na enough sa unahan para tayo ay makaabante na hindi natin tatamaan yung orange barrier. Okay? So, that's how you correct yourself. Halimbawa man lamang na mangyari sa'yo yung same scenario kagaya nung nasa video, mga ka-fixit. Okay? Pero pwede mong maiwasan yan na hindi yan mangyari sa'yo. Just pay attention lang and mag-practice ka. Halimbawa, ito kagaya nito sa subdivision, mag-practice ka ng tamang pagliko. Okay? Ito kagaya nito, liliko ako pa kaliwa. So, tumapat na yung aking side mirror dito sa gitnang guhit ng kalsada. So, ililiko ko na yung aking manubela sa kaliwa para tumiretso yung ating sasakyan. Okay? So, meron na akong ginawang video tungkol dyan, yung tamang pagliko, no, mga ka-fixit. So, kung di mo pa napanood yun, maglalagay ako ng link ng video na yun sa upright portion ng video na to, sa description below para mapanood mo. Okay, mga ka-fixit? Very beneficial yung video na yun, lalong-lalo na sa mga nag-aaral pa lamang magmaneho. Ito ako, mga ka-fixit, very good example to, papakita ko ulit sa inyo. Iaatras ko, so free naman, walang sasakyan sa unahan. Ito ha. So ang ginawa ko, mga ka-fixit, galing ako dito. So pag abante ko, pumunta pa ako dito sa may kanan. So bakit ko ginawa yun? Kasi kung dediretsuin ko dito sa side na to, no? Kung dito ko kinuha, dyan ako galing, diba? Kung dito ko kinuha, liliko ako dyan. Maaaring pagliko ko, hindi ko makikita na meron palang paparating dun sa side na yon. So mag-aari kami madisgrasya. Kaya ang tamang scenario ng pagliko sa mga ganitong situation, pag kung galing ka man dito sa side na to, dahil may sasakyan na nakaparada sa kabila, babalik ka ulit sa kung saang position ka dapat nararapat. Yung correct position ng iyong sasakyan, which is sa kanan. So dito ka magagaling dapat para lumiko sa ganitong klase ng kalsada. Okay? So dito tayo galing. Ayan. So pag tumapat na yung ating side mirror sa gitnang guhit ng kalsada, mga ka-fixit, doon ko i-start yung pagliko. Ayan. O, para tama po yung position ng ating sasakyan after ng pagliko natin. Okay? Pero kung no choice na, at wala ka ng ibang espasyo na pupuntahan sa kanan, pwede mo naman kunin yung kabilang linya. Pero with the precautionary measure, mag-iingat ka. Triple ingat. Kasi maaaring may makasalubong ka sa kabilang side ng kalsada. Okay, mga ka-fixit? So, sana naging malinaw sa'yo yan mga tinuro ko sa yung paraan ngayon paano i-correct yung ganong klase ng pagkakamali. Okay, mga ka-fixit? Pero sabi ko nga kanina, meron namang mga paraan para maiwasan yan, no? Just practice and practice and practice, no? Para makuha mo yung tamang paraan ng pagliko. And anticipation, no? Planning, anticipation, and execution, importante yan. So, sa bawat nakikita natin sa kalsada, no? Kung ikaw ay praktisado na at may sapat ka ng kasanayan, automatically magpa-process yung utak mo sa kung ano yung nakikita mong scenario sa kalsada sa bawat sitwasyon. Then, yung calculation ng utak mo na yan, magsisend yan ng signal sa buong katawan mo and magiging automatic reflex action and muscle movement yan ng iyong katawan. Magagawa mo yan freely without thinking about it, mga ka-fixit. Okay? So, anticipate lang. Wag, never lose focus when driving. Kasi minsan, kaya nangyayari din yung mga ganong pagkakamali kahit dun sa mga matatagal na nagmamaneho. Dahil yan sa nawawalan sila minsan ng focus o kaya nadadivert yung attention nila sa ibang bagay, no? So, kaya nagkakaroon ng mga ganong klaseng ng pagkakamali kahit dun sa matatagal na nagmamaneho. So, never lose focus lang. Okay? Ingat, ingat lagi sa pagmamaneho, mga ka-fixit. Okay, mga ka-fixit, I do hope na sana nakatulong sa iyo itong video na to. And kung hindi ka pa subscriber ng channel ko, mga ka-fixit, please consider subscribing. Please like, leave a comment, and share my videos para makatulong din po sa iba. And I would like to end this video by saying, palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin ng sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. Palagi mong tatandaan yan, ka-fixit, importante yan. So that concludes our episode for the day. I do hope na sana may natutunan ka sa video episode natin mga ngayong araw. Sana subaybayan mo yung mga susunod pa nating episode ng Fixit Dennis dahil marami pa po akong isi-share na video sa inyo, mga ka-fixit. Again, thank you for watching. Hanggang sa muli. Paalam!